po'y nagbabalik para sa isa na namang topic na ating pag-uusapan sa ngayon. Pero bago yun, may tatanong ako sa inyo guys. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na love is sweeter than second time around? Well, bago yun, sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please, subscribe now. Pindutin lang yung bell dyan sa baba, then subscribe. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol nga doon sa sinabi ko kanina. Naniniwala ba kayo sa kasabihang love is sweeter than second time around? Yes, para sa akin guys, ako naniniwala. Naniniwala ako din sa kasabihan na gano'n. Lalo na doon sa mga tao na talagang pinaglaban nila yung kanilang pag-iibigan. Yung mga sincere sa kanilang relasyon. So kinukongratulate ko sila na hanggang ngayon matatag yung pundasyon ng kanilang pag-iibigan at kanilang pagsasama hanggang ngayon. Pero guys, doon sa mga tao na hanggang ngayon iniwanan na nga, na patuloy pa rin umaasa, na patuloy pa rin naghihintay na babalikan sila. Doon sa mga tao na patuloy pa rin na umaasa, siguro panahon na para kalimutan at huwag mo nang balikan. Kasi sinasaktan mo lang yung sarili mo. Sinasaktan na natin yung sarili natin kasi wala na nga, itapos na, tapos pinabalikan pa natin. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay about nga doon na kailangan may mga bagay na tayo hindi na dapat balikan. Kung alam natin nasasaktan na tayo, hindi na tayo masaya, at sarili na natin yung nagiging kawawa. Guys, ito lang masasabi ko. Meron akong 20 signs na reason o kaya dahilan para wag mo nang balikan. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Huwag na natin balikan yung taong nanakit sa atin na hindi maganda. Gumawa sa atin na hindi maganda. So guys, ito yung 20 signs na ibibigay ko sa inyo para hindi nyo na dapat balikan at hindi na kayo dapat umasa sa taong ganon. So una guys, ito. Huwag mo nang balikan kasi unang-una, respeto na lang sa sarili mo. Respeto na lang sa sarili natin. Dahil ayaw na nga sa atin ng tao eh. Huwag natin ipagsiksikan yung sarili natin kasi sinasaktan lang yung sarili natin. Pati yung respeto at pagmamahal natin sa sarili natin, nawawala. Pangalawa guys, ito. Hindi ka shopping mall. Bakit ko nasabi yun guys? Hindi ka shopping mall na pahingahan o pasyalan lang. Na kung kailan may bibilhin, saka lang pupuntahan at papasyalan. So yun guys. Kaya huwag mo nang balikan. Pangatlo, hindi ka pagkain na kung kailan kakainin at lulutuin saka hahanapin. Hindi ka ganun guys. Kaya please, huwag mo nang balikan. Pang-apat, hindi na ikaw yung priority. Iba na yung priority. So umaasa ka pa rin. Kaya ka nasasaktan. Kaya yung masasabi ko, please, huwag mo nang balikan. Pang-lima, nagawa ka na nga niyang iwanan sa ere na mag-isa. Ngayon babalikan mo pa. Kaya please, huwag mo nang balikan. Pang-anim, guys, totally nakamove on na siya. Baka ikaw hindi pa. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Kaya panahon na para huwag mo siyang balikan. Pang-walo guys, ito. Alam niyang mahal na mahal mo pa rin siya. Kaya kung babalikan mo siya, paiikot-ikutin ka lang niya. Kaya please, pakiusap ko, huwag mo nang balikan. Ito pang siya. Huwag mo nang balikan kasi unang-una, kung magbabago siya, dapat noon pa, nung kayo pa. Number 10 guys, baka option ka na lang. Kaya please, huwag mo nang balikan. Masasaktan at masasaktan ka lang. Number 11, baka wala naman ang dapat ng ipaglaban pa o ikaw na yung lumalaban. Kaya please, huwag mo nang balikan. Number 12, hindi na ikaw yung nagpapasaya sa kanya. May ibang tao na nagpapasaya sa kanya at nagpupuno sa pagkatao niya. Kaya please, pakiusap ko, huwag mo nang balikan. Number 13, sabi nga sa kasabihan, pinagtagpo lang kayong dalawa pero di kayo tinadhana. Kaya please, pakiusap ko, huwag mo nang balikan. 14, paikot-ikutin ka lang niya sa paraang kaya niya at sa paraang alam niya. Kasi alam niya na mahal mo pa siya. Kaya please, huwag mo nang balikan.
Number 15, pagtapos, tapos na. Kaya wag mo nang balikan. Number 16, hindi ginawa ang breakup para saktan at pahirapan ka. Ginawa ito para ilayo ka sa maling tao na akala mo tama para sa'yo. At para na rin makilala mo yung sarili mo na kung saan ka at yung para sa taong mamahalin ka at tanggap ka. Kaya please, huwag mo nang balikan. Number 17, tao ka, hindi ka litsyon, na paiikot-ikutin saka kakainin. Kaya please, huwag mo nang balikan. Number 18, umaasa ka pa kasi, sinasaktan mo lang ng paulit-ulit at ng paulit-ulit yung sarili mo. Kaya ngayon, ikaw yung kawawa. Kaya please, maawa ka sa sarili mo. Huwag mo nang balikan. Number 19, focus ka na lang sa kung ano yung gusto mo sa sarili mo, sa pangarap mo, at sa mga taong mahal mo, at marami pang nagmamahal sa'yo. Ituon mo yung sarili mo sa mga taong nakapaikot sa'yo na andyan yung pamilya mo. At ipakita mo sa taong yon na hindi siya kawalan. Kaya please, pakiusap ko. Huwag mo nang balikan. Number 20, naandyan si God. Laging nakatingin sa'yo. Nakikita niya kung ano yung mga paghihirap at pagdurusa mo. Ituon mo yung sarili mo sa Kanya. Lumapit ka kay God. Lumapit ka sa Diyos. Lahat na mangyayari maganda, mangyayari sa buhay mo. Kaya please, kung ano man yung pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo at pagpapakasakit mo sa buhay, pakiusap ko, huwag mo nang balikan. So yun guys, sa yung 20 reasons o dahilan para huwag natin balikan yung mga taong nanakit sa atin. Focus na lang tayo sa buhay natin, sa pangarap natin, at isipin natin na hindi lang sila yung taong nagmamahal sa atin, na hindi yung pamilya natin. Di ba may kasabihan nga, yung friend, ang pinakadulo niya is end. Yung best friend, ganun din, end. Yung boyfriend or girlfriend, ang pinakadulo is end. Pero guys, yung family, ang pinakadulo niya is I-L-Y. So means guys, ano yon? I love you. So sa bandang huli, sino pa rin yung lalapitan natin? At taong magiging kaagapin natin at kasangga natin? Pamilya. Sabi nga, diba, mawala man yung lahat, wag lang yung pamilya. Kasi yung pamilya, iisa lang yan eh. So yun lang guys, maraming salamat. So bago ako umalis, ito lang yung masasabi ko. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please, subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang yung bell button dyan sa baba. And so maraming salamat guys. God bless us all. Thank you.